Hi vlog, welcome to my guys. What's up mga kengron? So ngayon, ang gagawin namin ay gagawa kami ng fish pond. Ay, nakagawa na pala ako ng fish pond kasi nakalimutan ko mag-vlog. So ngayon, pinapagawin na. Laminated sack pan natin, mga kengron. Lagay mo lang dyan, lagay mo lang dyan. Ako na, ako na. So, ako lang ah. So, gumawa ako ng isang pan para sa mga muli ko. Mga black muli, mga kengron. Ito kita ko. Ito, medyo marami na. Mabilis na kasi magdami itong mga black muli, mga kengron. So, gumawa ako ng DIY pan. So, shout out kay Mama, pinagalitan niya pa ako kanina kasi hindi siya papayag na maglagay ako dito. So, wala siyang nagawa, umalis siya ng bahay, mga kaingron. So, simple lang ang gamit dito, mga kaingron. Bibili ka lang ng laminated sack na 1 meter. Sobra pa nga yung 1 meter dito, mga kaingron eh. So, ito yung sobra, mga kaingron. Mga 3 feet ang sobra. 3 by 2 feet. So, ang nagawa kong tarpaulin pan ay laminated pan is 5 feet by 2 feet, mga kaingron. So, madali lang gawin ito, mga kaingron. Bubutas ka lang ng loop. Ayan. Ito din ang ginagamit ng mga fish breeders para sa kanilang mga goldfish, koi, at saka mga angelfish. Kasi madali lang ito magpalaki ng isda, ng mga fry na tinatawag. So, mabilis ng isda dito ang lumaki. Lalagay namin ng tubig at saka yung mga bulaklak. Papalibutan ko ito ng mga bulaklak, mga kaingron, para maganda tingnan. At saka hindi magsisi si Mama na naglagay ako dito ng pan. Ayan. Krawlog. Pa-George ni. Pa-George pa kang isda, George. Krawlog, George. Ito yung mga isda ko. So, nung lockdown lang ako, nag-umpisa mag-alaga ng isda. So, medyo progressive naman, walang may namatay. At saka, yung iba, nanganak na. Mura lang yan, mga kaingron, ang bili ko. So, ang nagastos ko lahat dito is 1,000 peso sa isda. Kasi meron dyan shubunken, koi, angelfish na 5 piraso. Goldfish na 17 na piraso at saka mga black muli. So, meron din tayong rose barb na halagang 100 pesos, 7 pieces, at saka green terror na 50 pesos, isang piraso. Wala like. Isda ko, guys. Ito yung angelfish. Tiger angelfish, mga kaingron. Ayan, isa niya. Yung pika ko pa, bigari. Linda na kay. Ito yung mga Ryukin goldfish. Ang tataba, mga kaingron. Ito yung mga crossbreed na goldfish. Yan. Ito naman ang tatawag na zebra danios. Ito yung mga dead cup
crossbreed. Yan. Angel fish. Paano wait lang, makain mo doon. Ang gulinit. Ito yung angel fish, ang baby pa. Baby? Boss. Papa, mga buton mga buton sa isang yabe. Adult angel fish. Silver angel fish. No, gatakilid ako. Pwede mag-uha nyo na. Gatakilid pa na sila. Nambiliguan mo. Ito yung mga red cap crossbreed. Namita na taliguan na sila. Check yung bunbun man, gid. Black muli. Black muli. Goldfish. Crossbreed sa comment. Bro, gabo goldfish ko yan. Biro ko na Island Slogan. At yung sangke na muli. Sangke. Sangke. Ota. So ito ang aking ground. Goldfish pa rin. Ito yung mga breeder kong black muli. So, almost 3 inches ang haba. Ito yung mga shubunkin ko. Aking ground. Shubunkin. Shubunkin. Yung breeder kong shubunkin. Aking ground. Wow. Laki na. Pero mas ako amon. Wala din. Zebra din, yas. Amon nga tilapia to dito. Katunda ko amon. Saluda ni kayo. Dito gamay nga. Yung Japanese koi mga kayong ground. 50 pesos lamang. May Japanese koi ka na. Shubunken. Yung mga koi, 10 pesos lamang ang koi dito sa amin. Koi, bak lang ko mga isda. Okay, be? Oh, isda. Ano yun? Platinum koi. Koi. Yeah. Ito yung mga kuha ko. Koi, mabakal ko koi. Karang tagis. Koi. Ito yung mga koi swordfish. Natawag ko kuha ko. Aking ground. Mudang. Ah, koi. Damo talag ko. Si Kuya Bengis dati klog no. Kalinis ko lang ng bagong ng lumakong tub, medyo madumi na at pinapalibutan na ng algae mga king grown. So ayan, wala namang mga fly na natira at ipapakita ko na yung laminated sack pond natin mga king grown. Thank you.